Hello guys, welcome back na pala ulit sa aking channel. So yun na nga guys, pang 17 harvest na po nitong ating Calixto F1. So tignan natin ngayon kung makakailan pa tayo ngayon. So bago ko pala ipakita sa inyo yung pag-harvest namin dito ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo muna yung aming pipino. So yung guys, pang 5 days na po itong ating pipino simula pagkatanim. Kasi guys, nung nakaraang video ko, naipakita ko na sa inyo kung paano tinanim to. Pero ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo guys kung ano na nga ba itsura nito ngayon, kung maganda ba ang naging tubo. So tara guys, at samahan nyo kami dito ngayon at malaman kung makakailan pa kami ngayong araw. Syempre guys, i-update ko rin kayo guys sa presyo ng ating Calixto kahapon at ngayon. So yung guys, samahan nyo lang ako. At ngayon guys, papakita ko lang muna sa inyo guys yung pipino. So yung guys, tara. So yung guys, pang 5 days na po itong ating pipino. So makikita nyo guys, may dalawa na siyang dahon. So abangan nyo lang guys yung una kong step na gagawin dito pagka nag-abono ako. Abono ang pwede natin ilagay dito, lalo na sa mga bagong tubo pa lang. At syempre, ano ba ang kailangan na i-spray pagka sa mga bagong tanim ay merong mga kagat. So malalaman nyo lang guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe guys, para ma-update nyo kayo, i-click nyo lang po subscribe button at notification bell para pagka may video po akong bago, update nyo kayo dito sa aming gulay. So yung guys, samahan nyo lang kami guys dito sa pamimitas ng Calixto F1 para tingnan natin kung makakailan pa tayo. At syempre guys, yung presyo guys, sasabihin ko rin yung presyo kahapon at saka ngayon. So yung guys, samahan nyo lang ako.
kunwari ah. Talong. Yo, yo. An hour later. So yun na nga guys, ah, natapos na nga kami mag-harvest na itong Calixto F1. So bago ko nga pala ipakita sa inyo guys, or bago ko pala sabihin kung nakailang bundle kami at kung magkano, ipapakita ko lang guys sa inyo guys yung tinanim natin dito ng pipino sa sitawan. So ngayon guys, pang 29 days na po itong ating pipino dito. So dito guys, ibang pipino ulit to, ibang klase. So Ambassador F1 to at saka Fate F1. So ito guys yung pinagsitawan namin, nakikita nyo, pang 29 days. So dito guys, di na ako masyadong nagkaroon ng video dito, pero i-update ko rin kayo dito hanggang sa pagpitas at kung anong gamit namin na lason, syempre. So abangan nyo lang guys yung aking mga video na yun. So pasensya na guys kasi lahat ng gulay namin hindi ko na maikutan. So madalas kasi ako laging andon sa kabilang bukid kasi yung tanayman namin guys, meron sa tabing bahay, meron doon sa gawi, medyo malayo. Tapos yung sa may Batangas nga po, dito sa may malapit na sa bundok. So yung po lahat yung inikutan ko, kaya lang dito guys, hindi na ako masyadong napag video kasi tatay na rin po ang madalas nag-alaga dito. So pero dito guys, kasama pa rin ako dito kahit si tatay nag-alaga. So syempre ako pa rin yung nag-abono dito, at minsan pag kami free time ako, ako rin guys yung nag-i-spray. So yun guys, ipapakita ko muna sa inyo guys yung pipino namin kung ano na itsura. Kasi guys, dito sa 29 days, meron na po yan buko or bunga na makikita dito sa kanyang baging. So tara guys, at papakita ko sa inyo. So ito na po guys yung pipino namin. Ang lagi lang po namin abono dito guys ay puro 1620 lang. So katanayan niya ngayon guys sa mamayang hapon, mag-abono po ulit ako dito ng 1620. So isang supot lang po kasi ang lupa guys na to ay mataba pa kasi dahil sa pinagsitawan ko nga po guys. So medyo malakas kami mag-abono ng 1620 noon dito sa may sitaw. Siyempre guys, sa lupa ay may iwan pa rin yung talab no 1620. So makikita nyo guys, ganda ng talbos. Tapos meron na rin po siyang buko na tinatawag or bunga na lumalabas. So actually guys, yung bulaklak nito guys, ito kapas ito, wala namang guys kwenta itong bulaklak na to eh. Kasi ang pipino guys, hindi siya sa bulaklak lumalabas yung bunga. Kaya kahit makapal ang bulaklak guys ng pipino, ay hindi naman dun guys lumalabas ang bunga. Sa katanayan guys, itong pipino guys ay buko, bunga agad ang lumalabas. Kaya hindi siya mismo doon sa bulaklak lumalabas. So makikita nyo guys, marami na siyang bulaklak pero wala yan guys. So guys, papakita ko sa inyo guys yung sinasabi kong buko na hindi na siya nagbubulaklak or kailangan pa ng bulaklak katulad ng pinakita ko kanina. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo, buko na po siya agad na lumalabas. So ayan po siya, buko na po yan or bunga na po siya. So yung bulaklak po na lumalabas sa dulo niya ay malalagas din po yan at di na po siya bubuka or hindi na siya didilaw katulad ng bulaklak na nakikita natin sa pipino. So ganun po kasi ang proseso ng pagbunga nitong pipino. Habang lumalaki or lumalago itong ating talbos, meron na po siyang lumalabas kada sanga niya or kada dahon na bunga. So makikita nyo guys, sunod-sunod po siya, at sa susunod na dahon meron na po siyang kasunod agad. So ganyan po ang proseso ng pagbunga na to. So sa mga nagtatanong kung nagpo-proning kami, kahit anong gulay ay hindi kami nagpo-proning. Kasi guys, kaya nga inalagaan natin itong gulay at nag-abono tayo para kumapal ang ating gulay ay tapos ipo-proning natin. So maantala pa yung ating mga gulay sa pamumunga niya. Kung mas maganda guys, para naman sinasabi nila ay lilit daw ang bunga. Kung alaga ka guys sa abono ay hindi mangyayari yun. O ganun po ang aming ginagawa at hindi po kami nagpo-proning ng aming mga gulay. So ganun na lang guys, abangan na lang guys yung pagpitas namin dito. So ganun lang guys, puro 1620 lang gamit namin dito. Siyempre sa mga lasong guys, same pa rin siya ng aming ginagamit doon sa Pechay. Kung napanood nyo yung pag-i-spray namin sa Pechay, ganun din ang pag-i-spray namin dito. So same lang din siya ng lason, at hindi kami gumagamit na kung ano-ano lason lang. So kung basta't nasubukan namin, at kung ano yung sinabi ko sa inyo, yun po talaga ang aming ginagamit.
So balik tayo guys doon sa talong guys. Kung nakailang bundle kami. Kami guys ay nakapitas ng 380 kilos or 38 bundle pa sa ating talungan. So okay na okay na rin yung guys kasi dito guys talagang amihan na o pasok na sa panahon ng sibuyas at talagang hirap na magpabunga ng talong. So yung guys naka 38 bundle. Ang presyo naman guys kahapon ng talong ay 47 pesos po ang isang kilo ng talong. So yung guys kung naka 38 bundle pa tayo or 380 kilos sa 47, malaki-laki pa rin guys ang pagbibilan. So yung guys ngayon guys ang presyo po ngayon, nag-text na nga po sa akin, ay 47 pesos pa rin. So ganun guys ang lakaran dito sa aming lugar dito sa Nueva Ecija. So swerte guys yung mga bagong tanim na talong. Sana kumita po kayo sa mga lugar na walang hangin, hindi ko tulad dito sa amin na medyo malakas ang hangin, may hirap na mag-alaga. So abangan na lang kayo next season namin na pagtatalong, baka March o February kami tumanim ulit ng talong pantag-araw po, hanggang tatanim ulit kami ng July hanggang sa darating na po ulit na tong gantong buwan. So ganun po ang aming rotation ng pagtatanim ng talong. So ngayon kasi guys iba muna tatanim namin. Pero guys, yun doon pa rin sa kalista natin, i-update ko pa rin kayo doon hanggang sa mamatay. Hanggang doon sa bago natin tanim na pipino. So, gano'n na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa ng panoorin ako. So, God bless guys.